Balak mo rin ba mag-apply o i-apply ang sasakyan mo sa Lalamove? Panoorin mo muna ito. Hi guys, Shiplugs here and welcome to my channel mga tol. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa mga tol? So, ayun. For today's video mga tol, actually, inaisipan ko na talaga siyang gawan. Gawa ng ang daming nagko-comment and ang dami rin nag-PPM sa akin mga tol na kung may kinikita pa ba sa Lalamove sedan mga tol. So, ayun mga tol. Medyo napuno na rin kasi ako. Gawa nga ng ang dami rin sa akin nagsisend ng message na parang binabash ako na parang nililip ko pa daw yung Lalamove. Maliit na nga daw yung rate. And at the same time, marami rin nag-PPM sa akin and curious daw na gustong mag-apply sa Lalamove sedan mga tol. Sa four wheels mga tol. Actually, may vlog na ako dyan. Pero yun pa rin may ipapakita ko ngayon mga tol. Bali, itong vlog na to, yan na yan. Pwede nyong panoorin yung full episode nyan. Pero ang ginawa ko rito mga tol is yung mga booking lang and yung kung magkano talaga yung rate. Kumbaga sinummarize ko dito sa video na to yung kinita ko dun sa vlog na yun mga tol. Kinita pala namin mga tol. Bali, to give you an idea mga tol kung magkano nga ba yung rate ni four wheels sedan ni Lalamove. Base ito dun sa site nila mga tol. Bali, Metro Manila base pair mga tol. Ang base pair ni Lalamove 4 wheels is 100 pesos mga tol. Tapos 0 to 5 kilometers ang charge na per kilometer is 18 pesos. Tapos pag lumagpas na sa 5 kilometers ang charge na is 15 pesos mga tol. Bali, pag outside Metro Manila naman mga tol is 102, tapos 1 kilometer pataas, 18 pesos din yung charge na mga tol. Bali, ito ay based lang dun sa site nila mga tol para at least kahit papano maging accurate tayo dun sa kitaan dun sa Lalamove 4 wheels mga tol. Actually mga tol, hindi naman talaga ako gagawa ng vlog na ganito. Kumbaga parang hindi ko talaga siya himay-himayin. Pero kasi mga tol, ang dami rin nag-PPM sa akin na may kinikita pa ba sa Lalamove? Bakit ganon? Bakit yung vlog mo parang ang laki ng kinita kahit hindi naman? Basta ganon. So yun, bali himay-himay ko siya ngayon mga tol. Kumbaga ipapakita ko sa inyo yung video, yung buong yung summarize ng video kung magkano ba talaga yung kinita natin. Then after nun magre-reaction video ulit tayo sa sarili natin video mga tol. So panoorin nyo muna to mga tol. So let's go. So for today's vlog naman ng mga tol, itatry naman natin ang 200kg ni Lalamove. So sedan naman siya, isa to sa vehicle ni Lalamove na pwede natin gawing pambiyahe. So mga tol, nakakuha na kami ng first booking San Mateo lang. So 2 kilometers away lang from sa amin. So 149 ang rate niya mga tol. Ayan siya. Pick up na natin yung first booking natin mga tol. Ilang kilometers yung dapat tol? 2.6 kilometers lang mga tol. So 10 minutes. 2.6 kilometers 10 minutes mga tol yung biyahe natin. So let's go. Pinakuha kami yung booking mga tol. Magkano rate niya tol? 465. Tapos 23 kilometers from here San Mateo going to Manila. 372. Grabe, for 300 from here going to from San Mateo going to Manila, 465. Pero ang total lang na makukuha mo is 372. So mas maganda talaga nito kung kukunin mo yung booking na to is magsabay ka. So maraming tulong talaga yung double book mga tol. Kasi may times talaga na medyo mababa talaga yung rate ni Lalamove. So ayun mga tol, nakakuha na tayo ng pang third booking natin, pang double book natin mga tol. So pipick upin na namin siya. 256 pesos yung rate and balita namin kayo mamaya guys. Let's go! 9 kilometers pala yung pick up from sa amin mga tol nung ating third booking. Okay, third booking natin na pick up mga tol. Pick up natin mga tol, puro plastic tsaka bag lang naman. Dito lang kami sa may third drop off natin mga tol. Ano? Yun, dali mga tol, nabigyan kami ng tip. Yung una kasi wala kami tip yung pangalawang drop off. Eh ngayon tol, 256, hindi naman 356. 256, 356. Ayos. Safety din talaga mga tol, kung baga makakamit ka talaga ng mga galanting, galanting customer mga tol. As of 12:31 na ng tangali mga tol, nakaka 696 na tayo for tatlong booking na yun. Tatlong booking na yun mga tol, 696 pesos. Mga tol, nakuha kami ng dalawang booking, isang 200, magkano
292 tsaka 301, same, halos magkalapit lang yung drop-off. Santa Cruz, Manila parehas. Ang drop-off parehas din yan, project mo. Yun, dali mo. Bali, Boeing number 4 and 5 na to, mga tol. So, mga tol, napikat na namin ni Utol yung ano, yung pang-apat na to, friend. Pang-apat na pickup natin. Tapos, proceeding na tayo sa pang-limang pickup natin, mga tol. Time check, it's already ano na pre, anong oras na? 1:23 na ng tanghali, eh nakakalimang buhay na tayo. So ayun mga tol, so tuloy-tuloy lang yung bahay yan, so let's go. Habang on the way kami dun sa may pangalawang booking na pang apat tsaka pang limang booking natin, nakakuha tayo ng schedule booking advance. So pwede siya mga tol, pwede nyo siyang gawin para at least kahit papano. Pwede naman yun, di ba? Ginagawa naman yun. So advance booking yung nakuha namin. Bali, tatlong booking na yung hawak na yung kukunin namin ngayon. And ayun, bali, i-check namin kung pwede na siyang pick upin ngayon. Minsan kasi binubok lang nila in advance para makatipid nga naman sila. Pero minsan ganun, diskarte ng ano, no? Wala pang high demand. Walang high demand. So ngayon, itatry natin na tawagan. Baka ma-pick up na natin na kung pwede pick upin na ngayon. So ayun, let's go. Yung pick up natin, mga tol. So ayun. Ito yung pang-anim na booking natin, mga tol. And dalawang box, baso, tapos isang ano na to? Yung mga tol, isang 292, isang 301, tsaka 234. So kayo nang bahala mag-add ng mga tol. Parang $700 to 800 isang biyahe na yun. So yun, mas maigi talaga kumuha ka ng schedule booking, diba tol? Schedule booking kasi yung ginawa niya, eh. Bali tol, pauwi na tayo. So, ang total na kinita natin is magkano tol? Income statistics, buto marunong pa ako, ah. 1,363. So, 1,363, nagbiyahe tayo ng 9 o'clock or 9:50. 9:50 na kasi kami nakakakuha ng booking. So, bali 9:50 hanggang 3 o'clock kanina, naka 1,363 kami. And imaminus mo ron yung, magkano imaminus mo tol? 400 na gas. 400 na gas. Tapos, hindi na siguro kung ganun mga... Kung mga half day. Pero 100 na. 100 kung mga half day. Pero pag whole day, nasa 200 daw yung tinatabi niyang pang maintenance. Tapos, ano pa tol? Kung kakain ka, nasa 100, di ba tol? So, ito na yan. So, 600. 600 mo minus 136, 700. 700 plus. 700 plus. Pero, plus pa dun yung mga tip-tip, mga tol. May mga tip pa na ano, no? Kaya, may active sa atin, 150. So, yun. Sertiya lang naman din. And, yun, kahit pa paano, may uwi ka. Biro mo. Sa 5% na yun, kung itatambay mo yun, may kita pa rin, no? Almost 900 din kasama mga tip. Ayun, almost 900 din yung kinita namin sa ngayong araw. Half day lang yun, what more pa kaya pag nag-cool day pa kami. And to be honest with you guys, may times talaga na mababa yung rate nila, alam mo ba, no? Talagang minsan talaga mababa. Pero ang gagawin mo, ha, katulad kanina, yung ginawa talaga ni yung ginawa ni Utol na nag-ano na lang siya. Kumbaga, kumuha siya ng additional booking ulit. Kumbaga, kumuha siya ng schedule. Kumbaga, discarte lang din, eh, di ba? So, yun lang, yun ang maganda dito sa lalo mo, medyo ano, pwede mong gawin yung mga ganun bagay, no, na kunyari, pwede ko kumuha ng schedule at least kahit paano sa isang biyahe, tatlo yung booking mo. So ayun mga tol, bali kung napanood nyo na yung video mga tol, actually mga tol yung video na yun, hindi ko na siya masyadong hinimay-himay talaga. Kumbaga parang kung ano lang yung summaries na kinita namin, like yung ginawa ko na siya na, di ba, 1,363 ba? Ayun, 1,363 mga tol yung kinita kasi namin dun. Net na kasi yun, kumbaga bawas na dun yung 20% nila la move. Pero syempre ang binawas namin dun is yung gas, maintenance, tsaka yung food niya mga tol. So ngayon, himay-himay natin talaga, kumbaga ilalagay ko talaga kung magkano talaga yung kinita namin that time mga tol. Actually mga tol, may load kasi siya, pero yung load niya kasi for 1 week na yun. Pero sige, ilalagay na natin dun sa kinita niya sa araw na yun. Para at least kahit papano, sige, ibawas na natin kung ano yung pwede pang ibawas mga tol. Para malinawan kayo sa mga gusto mag-apply at sa mga nambabash. So para malinawan kayo mga tol.
So, yan. Okay. Ang una natin ibabaw, syempre yung gas mga tol, 400 pesos. Actually, nagtrabaho lang naman kami dyan for almost 5 hours mga tol. Pero, ang kinumpit niya kasi dun sa gasolina niya, ang pinagas niya lang kasi 400 pesos mga tol. Pero depende pa rin yan sa kotse na gamit mo. Iba't iba tayo ng kotse mga tol, iba't iba din ng konsumo ng gas mga tol. Bali, yung sa kanya kasi is 1.2 yung engine niya. I think it's Mirage, diba? Bali, ang binawas, medyo tipid din kasi yung kotse na yun mga tol. Bali, ang binawas lang niya is 400 pesos. Pero siguro pag nag-holdy siya, mas malaki pa rito mga tol. Baka doble pa nga eh. So, 400 pesos sa gas minus. Tapos, sa maintenance mga tol, pag half day lang kasi siya, ang tinatabi lang daw niya is 100. Pero pag whole day, 200 mga tol. So, actually, nag-half day lang naman kami. 100 yung binawas niya mga tol. So, bawas na rin ulit yung 100. Tapos, sa food mga tol, actually, pag siya lang naman mga tol, ang ginagastos na niya sa food is 100. Kumbaga, all in na yun sa buong araw na yun. Kasama niya daw yung merienda mga tol. Tapos, ibawawas na rin natin yung load na 100 pesos. So, 1 week na yun, mga tol. Pero, depende pa rin yun sa usage na ng data, mga tol. Pero, yun lang yung minimum na bawas, mga tol. So, ang total na kinita namin for 5 hours, mga tol. For example, ito na, 5 hours. 663 pesos. Pero, wala dito yung, ano, mga tol, yung mga additional, yung mga tip, or mga bigay-bigay, mga tol. So sa kung magtatrabaho ka ng almost 5 hours sa Lala Move sedan, pwede kang kumita ng 633 net, labas na lahat 'yon mga tol. Pero ganito lang 'yan mga tol. Depende pa rin 'yan sa araw, depende pa rin 'yan sa lugar, and depende pa rin 'yan sa oras mga tol. Iba't iba kada araw, iba't iba. May araw na swerte, may araw na malas, o kaya o di kaya may araw talaga ng sobrang walang wala din talaga. Pero hindi ka naman masisiro dito kay Lala Move mga tol. Meron at meron, pero hindi nga lang siguro ganun talaga kalaki mga tol. To be honest mga tol, may mga pick up din talaga kami that time na sobrang lalayo mga tol. Pagdating sa sedan mga tol, sobrang lalayo ng pick up. Meron pa nga pumipick up kami 5 kilometers, 6 kilometers, mga ganun mga tol. Pero okay lang naman, walang problema. Pero yun nga, pag sedan kasi talaga medyo malalayo rin talaga yung pick up mga tol, or pag mga 4 wheels mga tol. Ang unang-una kasi mga kalaban mo dyan mga tol is yung traffic. Hindi katulad ng 2 wheels mga tol, nakamotor ka, kumaga pwede nga sumingit-singit. Pero pag naka pag naka 4 wheels ka mga tol, yun at yun lang ka lang din. Hindi ka makakasingit, hindi ka makakano. I-consider nyo rin yung lugar kung nasan kayo. Malay nyo kasi katulad ko, nasa probinsya ako, San Mateo mga tol. Kumbaga hindi naman din ganun kalaki yung, I mean hindi naman din ganun karami yung booking dito mga tol. Unlike sa Manila, makakakuha at makakuha ka. So, i-consider nyo rin yung oras kung ano oras kayo magsisimula. Pag late na rin kasi din kay Lala Move, medyo alanganin na yun mga tol. Mas maigi, advice ko sa inyo, isimulan nyo ng maaga mga tol. And ayun, yun lang naman mga tol. To be honest mga tol, meron at meron kang kikitain. Pero depende yan sa diskarte, sipag at oras mo mga tol. Yun lang yun mga tol. Sa totoo lang mga tol, gusto kong maging prangka sa inyo. Hindi naman din ganun ka ganda yung rate ni Lala Move mga tol. Pero pwede kang dumiskarte, pwede kang kumuha ng regular na customer, pwede kang magpa-add kung talagang kailangan na magpa-add mga tol. Basta mga ganun mga tol, kumbaga didiskartehan mo lang din talaga siya. Choice niyan mga tol kung talagang gusto nyong magtrabaho kay Lala Move mga tol. Pero yung ibabash nyo din kasi ako na parang basang dami rin kasi medyo na ano na rin ako mga tol. Kumbaga parang hindi na tama mga tol. Kumbaga may choice naman kayo eh. Kumbaga hindi naman din namin kayo pinipilit, or hindi ko din naman kayo pinipilit na mag-apply kay Lala Move. Ang akin lang naman is binag ko yung mga bagay na trip ko lang din talagang gawin mga tol. So ayun, maraming salamat kung nakaabot ka man dito, and don't forget to comment, like and subscribe. Basta pag may questions kayo mga tol, comment down below or PM nyo ako sa page dito sa Facebook page natin, or else follow nyo rin pala ako sa TikTok mga tol, dahil gumagawa rin ako ng mga portrait video regarding kay Lala Move. May mga random vlogs din naman tayo doon mga tol. And ayun, maraming salamat sa patuloy na suporta niyo, and sana nasagot ko yung mga questions niyo kung kumikita ba talaga kay Lala Move mga tol. So ayun, maraming salamat, and this is Ship Vlogs. See you next vlog.
Peace out.